Ang Greek mythology ay puno ng mga misteryosong grupo at mga paksyon. Isa sa mga yon ay ang Cult of Dionysus. Kung babalikan natin, active na ang kulto mula pa noong Mycenaean Greece at laging natatampok sa kasaysayan ng sinaunang Greece. Sa videong ito, kilala natin maigi kung sino at ano ba talagang kultong ito, kung kailan ito nabuo, anong mga ritual na ginagawa nila, at sino ang nagpasimuno nito. Ang Cult of Dionysus ay isang kulto sa ancient Greece na may malakas na asosasyon sa mga centaurs, satyrs at iba pang nature entities ng Greek mythology. Associated din sila sa euphoria at ecstasy na madalas na ginagawa sa pamamagitan ng mga seremonya at ilan pang aktibidades na nagpapalapit sa kanila sa kalikasan. Ang mga tagasunod ng kulto ay sinasamba si Dionysus, ang diyos ng wine, religious, ecstasy at fertility. Dalawang prominenteng Athenian festival ang ginaganap taon-taon para i-dedicate kay Dionysus. Yun ang Dionysia at ang Linaya. Sa mga events na yun, ang phallic processions ay isang key feature at ang phallus ay madalas na pinifetizize. Sinasamba nila ang God of Wine sa pamamagitan ng ritual na tinatawag namang Dionysian Mysteries. Involved sa ritual na yon ang paggamit ng trance-inducing substances at matinding amount ng alak. Kasama rin ang pagsasayaw at musika para matanggal ang inhibitions ng mga initiates. At oo nga, malaki ang ginagampan ng role ng wine sa Dionysian worship. At ang inebriation na nararamdaman ng isa sa pag-inom ng wine ay sinasabing dahil sa pagposes ng espiritu ni Dionysus. Sinasamba rin ng mga toro at kambing dahil sa asosasyon nila sa alak. Ang toro ang nagpo-provide ng vessel kung saan nga iniinom ang alak at ang laman naman ng kambing ay ginagamit bilang wineskin. Maraming mga offerings ang iniiwan para kay Dionysus sa kasagsagan ng ritual. Kasama roon ang fig, ivy, honey, wine, musk at frankincense. Iniiwan ng mga initiates ang mga regalong yon sa pag-asang bibiyayaan sila ni Dionysus para gumanda pa ang buhay nila. Nirerepresenta ng ritual si Dionysus bilang isang beast god sa loob ng lahat ng initiative at dahil nga doon, ang invocation ng espiritu ay ang pinaka-central part ng misteryo. Ang huling parte ng ritual ay sinishift ang tono sa mas transcendental kaiba sa Catholic. Hindi na nalaman kung sino ba talaga ang mismong nagpasimula ng Cult of Dionysus. Pero pinaniniwalaan na buo na raw to noon pang Mycenaean times. Dahil sa mga ancient Mycenaean tablets na nakitang may pangalan Dionysus sa isang old syllabic language na kung susuriin ay mula pa noong 1450 before Common Era at sinasabing pinagmulan daw ng Greek alphabet. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ang kulto na maging constant feature sa ancient Greek culture at kalaunan ay na-introduce sa south ng Italy around 200 before Common Era. Sa Roman culture, si Bacchus na equivalent ni Dionysus ay sinasamba sa isang ritual na tinatawag na Bacchanalia na ginaganap sa maraming okasyon kada taon. Ang secretive nature at conspiracies na umuusbong noon sa kasagsagan ng Bacchanalia ay kalaunang naging dahilan para ipagbawal ng mga senador ang ritual. Dahil sa misteryosong nature ng kulto, mahirap sagutin ng diretso ang tanong kung nag-i-exist pa ba ito hanggang sa ngayon. Marami nagsasabi na meron na raw Revived Order of Dionysus, isang secret society na nagpa-practice ng hedonism sa pamamagitan ng paggamit ng trance-inducing music at balde-balding wine. Pero kung totoong nag-i-exist nga sila, yun ay wala tayong sagot.
Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa susunod na video.